Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Isinusulong ng grupong Tanim Kalikasan at mga magsasaka ang pangalaga sa kalusugan ng mga magsasaka ng tabako sa pamamagitan ng paggawa ng batas ukol sa paggamit ng mas mainam na organikong pestisidyo. Ipresenta nila sa isang press con sa lungsod ng Baguio kamakailan ang mga bunga ng pag-aaral sa panganib na dulot ng inorganikong pestisidyo sa kalusugan ng magsasaka. Ang tabako ay isang chemical intensive crop. Mayroong walong karaniwang ginagamit na pestisidyo sa Pilipinas para dito. Nakita sa survey na ang isang ektarya ng sakahan ng tabako ay kumukonsumo ng 644.74 kilograms ng chemical na fertilizer, 2.65 liters ng pesticides, 2.6 liters ng herbicide, 5.51 liters ng insecticides, at 309 grams ng chemical na fertilizer kada kilo ng tabako. Kaya lumalabas na 24 million liters ng pesticide, 27 million liters ng herbicide, at 54 million liters ng insecticide ang nakonsumo sa Virginia Tobacco Farm noong 2019. Sa kaparehong taon, ang mga native tobacco farmer ay maaring nakagamit din ng 13 million liters ng pesticide, 14 million liters ng herbicide, at 30 million liters ng insecticide. Sinabi ng mga respondents sa survey na gumagamit lamang sila ng improvised personal protective gear tulad ng gloves, mask, cap, long sleeve shirt, jacket, boots, at apron. Ang mga opisyalis ng kalusugan ng bansa ay naalarma na sa dumaraming kaso ng pagkalason sa pesticides. Ang labis na paggamit ng mga pesticides, lalo na kung walang wastong kagamitan at pag-iingat, ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga magsasaka at sa kapaligiran. Kaya naman layo ng grupo na magamit ang pondo sa industriya ng tabako at ilaan sa kalusugan ng magsasaka at pagtuklas ng alternatibo sa kasalukuyang paggamit ng pesticides. Umaasa sa Executive Director Jay Lim ng Tanim Kalikasan na ito ang simula na marinig at mabigyang aksyon ang isyong ito para sa ikabubuti ng mga magsasaka. Sina Attorney Marina Rave Manuel, President ng Board of Trustees ng TK, at Estrelita Domingo ng Department of Environmental Science ng MMSU Batac ang mga resource person sa naturang presscon. Dumalo rin sa pagpupulong si SBM Arlon Cerdeña ng Bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur, at Chairman ng Committee on Environment Frank Simato at mga media ng Baguio. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.